Galing Oman at Singapore ang dating OFW na si Aling Yonela, kung saan maluwag na ang panuntunan sa pagsusuot ng face mask. Kaya pag-uwi niya dito sa Pilipinas, pabor siya na huwag nang maging mandatory ang face mask. Hindi pa ba tapos? Wala na. Wala na ho ako. Hindi ko binanggit. Meron pa. Dito naman kasi ang init-init, ang hirap naman mag-face mask. Si Mang Antonio na naglalako ng talbos, hindi na rin nagfi-face mask, pwera na lang daw kung sa mataong lugar. Nilapon ko yung mask ko kasi pauwi na ako eh. Para kay Eric na nalimutan ding mag-face mask pagbaba ng sasakyan, dapat magluwag na rin kung mababa naman na ang COVID cases. Siguro okay nang tanggalin na rin yung mask. Hindi ko pagbaba, pag-isa ka lang, tapos makamin yung pag-auto stage. Mismong si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, napansin ang dumalo sa WHO Assembly sa Switzerland na wala ng face mask ang mga tao roon. Pero hindi pa niya pwedeng gumaya ang Pilipinas. Ito'y dahil maliit o nasa 25% pa lang ng mga senior citizen ang may booster. Talagang kailangan proteksyonan muna natin sila, and maybe we can discuss all of this lifting of restrictions, lifting of the wearing of face mask. Ayon sa DOH, hindi dapat ikumpara ang Pilipinas sa ibang bansa na nagtanggal na ng face mask policy dahil higit na mataas ang kanilang vaccination coverage. Dito sa Pilipinas, nakikita pa ng kagawaran na kailangan pang mas palakasin ang proteksyon sa naturang sektor. Sinabi ni Yusek Vergere na pinapayagan naman na wala ng face mask ang mga nag-ehersisyo sa labas. Pero maingat pa rin ang magkaibigang biker na sina Christian at Jether sa pagtatanggal ng face mask. Tingin ko face mask pa din kasi usually yung mga tao sa jeep, kapag uubo sila, natapat sila sa windows. Sa akin, pag marami pa rin tao kahit outdoor, better pa rin naka-face mask. Sa report ng Japanese-based news magazine na Nikkei Asia, nagpakita ang Pilipinas ng pinakamaganda nitong performance sa COVID-19 Recovery Index ngayong Mayo, na napanatili ang mababang kaso sa kabila ng pagluluwag sa mga biyahero papasok ng bansa. Number 33 na ang Pilipinas, malayo ang itinalon mula sa dulo ng 121 na bansa noong 2021. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, dapat maging maingat sa pagtugon at pagluluwag sa iba pang COVID protocols. Umaasa rin si Duque na itutuloy ng susunod na administrasyon ang mahakbang ng ahensya para tuluyang makarecover ang bansa. Irekomenda rin ang kasalukuyang pamunuan ng DOH na panatilihin ang COVID Alert Level System. Mukhang hanggang sa susunod na administrasyon, irekomenda po ng Department of Health itong ating Alert Level System. Dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng safeguard at nagbibigay sa atin ng guide. Mababa pa rin sa 20% ang paggamit ng COVID beds. Kasabay nito, itinanggi ng DOH ang kumakalat na impormasyon na may pagdami ng COVID patients sa Makati Medical Center at Philippine General Hospital. Michael Delizo, ABS-CBN News.